Welcome back sa akin channel. Katniel, Catherine Bernardo, iyak ng iyak pa rin daw dahil hindi pa rin nakaka-move on sa breakup nila ng kanyang dating nobyong si Daniel Padilla. Panoorin at pakinggan hanggang sa uli ang video ito para sa buong detalye. Halos 2 linggo na nang isapubliko ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang kanilang breakup sa kanilang 11 years na relasyon. Alilaman pa rin ito ng mga balita ng halos lahat ng media ang isyong ito, mapa-tabloid man, online news at maging sa social media at particular na nga dito ang X o dating Twitter at ng Facebook. Matatanda ang unang isinapubliko ni Catherine Bernardo ang balitang ito at kinumpirmang hiwalay na sila ng kanyang nobyo at sinunda naman ito ni Daniel para ipagbigay alam sa publiko na wala na nga sila ng kanyang showbiz darling na si Catherine Bernardo. Yes, confirm nga ito until now ay hindi pa rin nakaka-move on si Catherine Bernardo sa kabila ng mga balitang siya na mismo ang bumigay sa relasyon nila ni Daniel Padilla dahil sa pang-aubuso nito sa kanilang relasyon. Ito kasi ang managing pasabog ng batikang showbiz columnist at vlogger na si Christy Permin na kanilang tinalakay sa kanilang programa sa TV5 na Christy Per Minute kasama si Romel Chica. Ayon raw kasi sa mapagtitiwalaang source ni Manay Christy Permin, halos araw-araw na nitong nakikita ang aktres na laging magga ang mga mata, palatanda na umiyak ito ng todo at tuloy-tuloy ayon sa source. Kaya panay raw ang bisita nito sa kanyang pinapagawang mansyon sa probinsya ng Rizal, kung saan isa rin ito sa mga controversial property na sa usapan may share nga ang kanyang nobyong si Daniel para sa kanilang future dream house. Sa makatuwid, hindi pa rin daw nakaka-move on ang aktres sa nangyari sa kanila ng kanyang boyfriend na si DJ ayon sa batikang showbiz columnist dahil wala naman daw ibang dahilan para umiyak itong si Catherine maliban na lamang sa isyu ng kanilang hiwalayan. Sagot naman ni Romel Chica, malaki ang posibilidad na magkabalikan sina Daniel at Catherine Bernardo kung tuloy-tuloy ang mga pangitaing ito na umiiyak ang dalaga at ang mga balitang padalas na pagpupunta ng aktor sa bahay ni Catherine dahil sa sinusuyo ulit nito ang kanyang dating nobya na patawarin siya sa lahat ng mga pagkakamali na kanyang ginawa sa kanilang relasyon. Matatanda ang isa sa mga dahilan ng kanilang breakup ay ang isyong third party sa kanilang 11 years na relasyon kung saan na-involve ang pangalan ng mga kapamilya aktres na sina Andrea Villantes at Jillian Vicencio. And speaking of mansion, may idea ang mga solid Catherine Bernardo fans kung nasaan ang idolo nila sa pinost nitong mga larawan. Video sa kanyang Instagram story nitong Webes lamang at marami nga ang namangha dito kung saan samut-saring mga naging reaksyon ng mga ito at isa rin sa mga bagay na damay sa naging kontrobersya nila ng kanyang ex na si Daniel Padilla. Nirepost iyon ng mga fans at sabay-bati ng congratulations kay Kat at sa buong pamilya Bernardo without any mentioning kay Daniel Padilla. Kahit walang binanggit na location ay alam ng mga fanny na nasa bago na niyang bahay si Catherine Bernardo at kitang-kita ang kanyang excitement sa kanyang mga pinagpaguran sa showbiz industry. Pinasilip na ni Kat sa mga netizens ang kanyang newly built dream house kung saan nakatayo ito sa mga high-end area sa probinsya ng Rizal. Series of photos ang pinost na aktres. Sa unang picture, makikita ang aktres na nag-aayos at nagtutupi ng kanyang madamit. The next photo ay kasama naman ni Kat ang kanyang ate Kay at mga kaibigan na may hawak na wine glass. May pinost din na larawan ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla na nakaupo sagdan with her ate and friends. In this house, you have several settings option. Caption ng Aisha's Phenomenal Superstar sa IG story post niya. Samantala, noong February 2 pa ang huling post ni Kat tungkol sa kanilang bahay. Pero kung inyong maalala, wala nang Daniel Padilla na kasama dito. At lalong-lalo na, wala nang nabanggit ang aktres sa kanyang mga plano sa naturang bahay sa oras na mag-settle down na siya upang bumuo ng kanyang sariling pamilya.